So guys, welcome back sa channel natin. So far yung channel natin na Daddler TV, meron na tayong 9 subscribers. Simula pa lang pero napakagandang ramp nun kumpara dun sa mga dati pa. By the way, gusto ko lang i-share, no, kung marami kasi nagtatanong bakit daw ako napunta sa tool review and woodworking. So actually hindi naman talaga ako woodworker, no. Isa po akong BPO employee na service desk. So kung makikita niyo, naka-headset pa ako kasi ngayon nakatrabaho lang ako. Napakaraming tatanong, bakit pag ka napunta diyan, ano yung nag-push sa'yo para i-pursue mo yung woodworking and kung ano-anong bagay, no? So, simple lang. Yung trabaho kasi, service desk, BPO, stressful, syempre, burnout na rin. So, bilang isang tao, naghahanap lang din ako ng time or maybe hobby kung ano yung gagawin ko. Gaya nga nang sabi ko kanina, service desk ako and photography by heart. So, marami nagtatanong din kung sino yung nag-inspire sa akin na magtuloy-tuloy sa woodwork and gawin yung mga bagay na sa mga lamesa, boxes, cabinets. So, ang true reason niyan is nung bata pa ako, medyo na-amaze kasi ako sa mga carpentero, contractor, mason, kung paano nila nagagawa yung mga nothing to something, no? So, naisip ko na bakit kaya sa gantong edad ko hindi ko i-try kung magagawa ko ba siya or makakagawa ba ako ng ganito, bakit ko gagawin yun, yung mga ganong tanong sa isip ko. So, nagsimula siya nung nakabili ako ng kauna-unahan kong tool, which is yung Lotus Rotary, which is nandito sa ilalim. Marami akong nagagawa dun sa rotary tool na yun. Nagagawa na ako ng lamesa, ng kung ano-anong abstract wood projects, and something na pwedeng magamit dito sa bahay. Since kung makikita nyo, magsisimula pa lang ako dito sa bahay. Marami. Meron pang tanong, ano daw magiging benefit sa akin kapag natuto ako ng woodworking o nag-aral ako ng woodworking. So, marami siyang benefit, no? Unang-una, yung mga nai-imagine mo lang dati na furnitures na gantong design, gantong function is pwede mo nang gawin kapag na-master mo na siya. Marami rin nagtatanong sa akin kung madali lang daw bang mag-aral ng woodworking. So, personal na opinion ko is hindi, lalo na kung hindi yun yung forte mo sa buhay. Siyempre mag-aaral ka paano magsukat, anong mga tools yung gagamitin, dapat ba yung mga tools na gagamitin mo, tama ba yung mga tool na ginagamit mo, or meron ka bang pambili ng tool na gagamitin mo. So maraming factor ang pwedeng i-consider at dapat iisipin para dun sa woodworking na magiging gusto mo. So, woodworking, hindi siya, isang araw na decision. Pinag-isipan ko talaga siya kung tutuloy ko ba to or ipupursue ko ba as hobby lang. Actually, mako-consider ko yung self ko na weekend warrior lang o DIYer. Madalas pinapatay yung day off sa pamamagitan ng woodworking. Kahabaan ng linggo, mag-iisip na ako niyan kung anong gagawin ko. Anong design, kung paano ko siya gagawin, anong mga tools yung gagamitin, just like that. And nood-nood lang sa YouTube, sa internet, kasi sa panahon natin ngayon, karamihan ng information na kailangan mo is nasa internet na lang. Bukas ka lang ng browser, YouTube, type mo lang kung anong gusto mong gawin, at doon na yun, okay ka na. Paulit-ulitin mo lang panoorin, matututo ka na, no? So, speaking of YouTube, maraming tao or maraming channel ang nag-inspire sa akin para magsimula sa woodworking. Unang-unang na dyan, si Film That Built.
Shoutout nga pala Sir Daniel Edano tsaka kay Mr. Gene Caralde ng 11.9 Wood Shop or Woodworks. Manood lang kayo sa channel nila, nasa link yan sa baba. Puntahan nyo lang yan and hindi nyo makakalimutan mag-subscribe sa channel ko bago sa kanila. So, sila kasi, marami na silang experience sa woodworking. So, pareho lang kami ni Sir Daniel Edano na mostly computer lang yung kaharap. So, gaya nga na sabi niya dun sa isang video niya, nababurnout din kami. Marami kaming iniisip. So, bilang tatay ng pamilya, marami kang dapat bilhin muna bago yung mga tool. So, mga ganun bagay. So, ako kasi na-inspired lang ako nung dalawa, no? Nanonood lang ako sa channel nila. Pinapanood ko yung mga tool review, lalo na kay Sir Daniel kasi parehas kaming Lotus lover. So, yung mga product na nire-review ko dito sa likod ko, sa lamesa ko is more on Lotus. Pero, hindi niya ako kasing galing mag-edit, no? Wala akong talent sa editing. Talagang cellphone lang, setup lang ako dyan. Banat na kung anong content, di ba? So, kung maghahanap kayo ng bagay na pagkakaabalahan nyo tuwing day off nyo or maybe ngayon, naka-ECQ tayo, maraming bagay na pwedeng pagkaabalahan pero mas pinili ko yung woodworking kasi nagagawa ko yung mga bagay na pwedeng mapakinabangan dito sa bahay gaya ng cabinet, lamesa, mga ganun. Isa pang maganda sa woodworking kasi is kapag nakabuo ka ng something tapos nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na masaya sila na uy, maganda ng gawa mo, maganda ng design. So minsan nagkakaroon din sila ng idea na kopyahin gaya na lang nung abstract na ginagawa ko pa lang ngayon. Marami na nagtatanong kung ano daw ba yung materials na ginamit ko, ano daw ba yung mga i-consider nila na sukat, ano daw ba yung design na pwede nilang gawin. So, pwede silang pampalaki lang network din, actually. Okay, dun sa Facebook, maraming grupo ng mga woodworker na nagpapalitan ng mga ideas, paano nila gawin to, paano nila gawin yan, paano nila ini-implement yung ganito, ano yung mga to na gagamitin. So, isa lang ang masasabi ko sa woodworking, masaya na mahirap, challenging din. Kasi may mga may experience ka dyan na minsan nasukat mo na to, pag iniwa mo, tabi niya pala. May mga may experience ka rin dyan na kapag nilapat mo na yung gantong materyales is yung outcome na nasa utak mo is hindi yun yung magiging outcome sa ginagawa mo. And kapag pumasok ka sa woodworking na wala kang ganung experience gaya ko, no, na hobbyist and DIYer lang, wicked warrior lang tuwing day off, marami kang may encounter na mali, improvement and opportunities, no? Wala nagsisimula na magaling. Actually, karamihan ng binuo ko dito sa bahay, sabla yung sukat. So, ang naging motivation lang sa akin is yung quote na iniwan ni Sir Daniel na magkakaroon ka ng maraming mali, tons of mistake, pero kapag lagi mong pinapractice, lagi mong ginagawa, nakukuha mo na yung gusto mo. So, sana nakapagbigay ako ng insight sa inyo kung ano nga ba yung nag-inspire sa akin to do woodworking. Kapag gusto nyo nang magsimula sa woodworking, follow nyo lang yung channel or subscribe nyo lang yung channel ni Sir Gene Caralde. Also, DIY Creators, ano yun, American yun. And also, local na local kay film.build. Naka-link yan lahat dyan sa baba kung ano yung mga isusubscribe nyo na channel kung gusto nyong matuto or para sa mga beginner na gusto matuto ng woodworking. So, yun lang muna sa ngayon, guys. This is Daddler TV. Don't forget to subscribe sa channel ko kasi meron na tayong 9 subscriber. Hoping na dumami pa. 1 million subscriber, pagbigyan nyo na ako. Thank you. Yun muna.